Ang ginanap na aktibidad ay dinaluhan ng Central Luzon Regional Tripartite Industrial Peace Council o RTIPC, mga representative ng Chambers of Commerce na ang ilan ay nagmula pa sa Bulacan, nagpaunlak din ng mga labor unions kabilang ang Angeles Electric at San Fernando Brewery, mga kasapi ng mga pederasyon, manpower agencies at maging mga opisyal mula sa mga sangay ng ahensya ng gobyerno. Ayon kay Assistant Regional Director Geraldine M. Panlilio, ang layunin ng programa ay ang maipaalam ang kahalagahan ng implementasyon na isasagawa. Ito ay para maprotektahan at maipagkaloob ang security of tenure na dapat maibigay sa mga manggagawa. Ang anumang resulta na ibabahagi ng mga dumalo ay iaakyat sa national upang mapagdesisyonan at aasahang sa buwan ng Disyembre ay malalaman na ang hatol ukol sa issue. Kailangan pilitin mong makasunod. Required yun bilang isang union presidente. Kasi pagdating dun sa mga dialogue, sa mga labor dispute sa between management and union, o katulad kong isang presidente, kailangan meron kang nalalaman. Kasi kung wala kang nalalaman, napakahirap magipag-dialogue sa management. Yung position niya, yung prerogative niya, alam niya. At the same time, dapat bilang union, isang manggagawa, alam mo rin yung prerogative mo. So, karapatan niya at ang karapatan namin, kailangan alam mo yan. Para kung both side, hindi ka lang one-sided. Kasi napakalaga sa amin na bilang isang union, yung karapatan ng management, alam ko. At saka yung karapatan namin, alam ko. Doon natin may iwasan yung, pagdating sa labor dispute, may iwasan yung awayan. Yung bangayan sa table, kasi pinipilit mo yun sa'yo, wala ka naman pala sa batas. Kaya isang magandang pagkakataon nitong mga ganitong seminar. Pinangunahan naman ni Regional Director Attorney Ana C. Dione ang diskusyon patungkol sa contracting at subcontracting, kung ano ang halaga ng security of tenure ng bawat empleyado at mga dapat isaalang-alang tulad ng capital at investment upang matawag na lehitimong kontraktor. Karagdagan, mayroon namang nilabas na Labor Advisory No. 10 Series of 2016 kung saan ito ay tumutukoy sa mga hindi lehitimong kontraktor o walang substantial capital. Idiniin naman ni Mediator Coordinator Attorney Remedios V. Teves na kailangang isaalang-alang ang kapital at maging ang trabahong ibibigay na dapat ay sapat at nakalinya sa kakayahan ng isang manggagawa. Samantala, nagbahagi naman ng reaksyon at pananaw ang ilang kasapi ng mga labor union ukol sa isinusulong na Department Order 18A ng DOLE. Gaganda ang benepisyo ng manggagawa. Mawawala yung magkakaroon siya ng security of tenure. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta pwedeng tagalin, hindi siya basta-basta pwedeng alisan ng benepisyo, ganun. Dadaan siya sa mga due process na hinihingi ng batas basta ikaw ay regular employee. Ngayon, kapag ka hindi ka regular employee, nandun ka sa natawag na yun sinasabi nilang casual, no? Usually dyan, although the law provides, kahit casual ka, kahit probi ka, you are entitled to security of tenure. Ito ang gustong targeting ng DO18 na kailangan ma-implement yon. Kahit na casual ka, kahit na probationary ka, kailangan entitled ka sa security of tenure at pagka-entitled ka doon, you are entitled doon sa mga benepisyo na nakalaan para sa probationary, para sa mga casual, sa iba pang mga uri ng mga manggagawa. Mula sa Clark Freeport Zone, ito si Kiara Cunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.